Ang hirap talaga na muling buksan ng ating mga puso kapag tayo ay niloko ng dati nating kasintahan. Ngunit paano kung may isang tao na handang gawin ang lahat para lamang magustuhan natin sila? Halina kaibigan at tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Isang araw ay magkakasama ang magkakaibigan na si Bea, Eunice at Stephanie. Kilig na kilig ang dalawang dalaga sa tuwing dumadaan sa kanilang tapat ang isang gwapong binata. Samantalang si Eunice naman ay tahimik lamang. Stephanie, ang gwapo niya, diba? Siya yung bagong lipat dito sa ating eskwelahan. Pero ang alam ko ay mas gwapo ang pinsan niya. Kilig na sabi ni Bea. Oo nga, pero hindi ko din naman masabi na mas gwapo yung pinsan niya dahil hindi ko pa naman yun nakikita. Sagot ni Stephanie. Napansin naman nila ang kaibigan nilang si Eunice na tahimik lamang sa kanyang kinauupuan. Magsalita ka naman dyan. Bakit ba ang tahimik mo? Hindi mo ba siya nakikita? Di ba ang gwapo niya? Ngunit talagang hindi interesado ang dalaga sa mga ganitong bagay. Niloko kasi siya ng kanyang dating nobyo at talaga namang sobrang gwapo nito. Simula nang iwan siya ng binata ay nag-iba na ang tingin niya sa mga poging lalaki. Ang tingin niya na sa mga ito ay mga manloloko at babaero. Naku, kayong dalawa talaga. Gusto niyo bang magaya kayo sa akin? Huwag nga kayong humanga sa mga gwapo dahil mga manloloko at babaero ang mga yan. Inis na sabi ni Eunice. Nagkatingin na naman ang dalawa at naiintindihan naman nila ang kanilang kaibigan kung bakit ito nagkakaganito. Noong nakaraang buwan lamang kasi ay nabalitaan nila na ipinagpalit ng dating boyfriend si Eunice sa mas maganda dito. Marami kasing mga babae ang umahanga sa dating niyang nobyo at ang isa nga dito ay ang ipinalit sa kanya ng kanyang boyfriend. Maya-maya lamang ay lumapit sa kanila ang gwapong binata. Tinatanong nito kung ano ang pangalan ni Eunice. Ah, siya ba? Siya si Eunice? At kaibigan namin siya. Kung nagbabalak ang manligaw sa kanya, ay huwag na lang dahil wala siyang mga tiwala sa mga gwapong tulad mo. Sabi nga niya, ay mas pipiliin niyang magpaligaw sa pangit kesa naman sa mga gwapo. Baka naman, pwedeng ako na lang. Malanding sabi ni Bea. Ngunit hindi talaga naaalis ang tingin ng binata sa dalaga na para bang inaalam niya ang pagkatao nito. Saglit ay umupo ang gwapong binata at nakipagkwentuhan sa dalawa. Kaso nga lang, ang pinagkwentuhan nila ay ang tungkol sa dalagang si Eunice. Kung bakit hindi ito nagtitiwala sa gwapo at kung bakit hindi na ito interesado. Sa ngayon ay malinaw na sa binata ang lahat. Alam na niya ang tunay na dahilan kung bakit hindi ito kinikilig sa tuwing siya ay dadaan. Ang hindi alam ni Eunice ay hindi ang gwapong binatang ito ang may interes sa kanya, kundi ang mas gwapo niyang pinsan na pinag-uusapan ng dalawa nitong kaibigan. Pagka-uwi ng binata sa kanilang bahay ay agad nitong kwinento ang lahat ng tungkol sa dalaga. Kwinento niya na ayaw nito sa mga gwapo dahil ang kasabihan ng dalaga ay babaero at maloloko ang mga ito. Nang dahil doon ay nakaisip ng paraan ang kanyang pinsan na si Albert. Naisip niya na magkunwaring pangit upang mapansin siya ng dalaga. Sa katunayan nga ay mabait naman ito at hindi babaero. Torpe pati ito dahil takot siyang mabasted ng mga kababaihan. Matagal na niya kasing napagmamasdan ang dalaga tuwing madaraanan ito ng kanyang sasakyan at talagang lumiliwanag ang kanyang puso sa tuwing napagmamasdan niya ito. Kaya din naman pala hindi siya mapansin ng dalaga. Kahit gwapo siya, ay nang dahil pala sa bagay na yun. Mayaman si Albert at maraming negosyo ang kanilang pamilya. Sa katotohanan nga, ay may sarili na itong bahay at sasakyan. Magkaiba nga lang sila ng pinapasukang eskwelahan ni Eunice, kaya't hindi sila madalas magkita sa daan. Sumapit ang mga buwan ay nagbakasyon na. Ito na ang naisip niyang pagkakataon upang mapalapit sa dalaga. Hinanap niya sa social media kung saan nakatira ang dalaga upang sa ganoon ay dito niya masimulan ang naiisip niyang diskarte.
Nag-effort pa siyang kumuha ng magaling na makeup artist upang ito ang mag-ayos sa kanya. Ngunit nagulat naman ito nang malaman ang gagawing ayos sa kanyang itsura. "Ano sir? Papapangitin ko po kayo? At bakit naman po?" Natatawang sabi ng makeup artist. "Basta, sige na, huwag mo na lang itanong. Basta tatawagan kita kung gagawin mo ang bagay na ito sa akin ha?" Sagot ni Albert. Pagkatapos noon ay pumunta siya sa tapat ng bahay ng dalaga. Dala-dala nito ang maraming libro at magkukunwari siyang madadapa sa harapan ni Eunice. 2 oras na siyang naghihintay ngunit hindi pa rin lumalabas ang dalaga. "Hays, anong oras ka ba lalabas? Ang init-init na dito. Pero sige lang dahil talagang gusto kita." Matapang na sabi ni Albert sa kanyang sarili. Si Eunice naman ay inutusan ng kanyang nanay na bumili ng ulam para sa tanghalian. Agad itong lumabas dahil mag-aalas 12 na nang bigla niyang makita ang isang binata na nadapa at nagkalat ang mga libro nito sa sahig. "Naku, sige, tutulungan na kita. Okay ka lang ba? Bakit ba naman kasi ang dami-dami mong dalang libro?" tanong ni Eunice sa binata. "Mahilig kasi ako sa libro eh. Balak ko sanang iuwi ang mga ito sa aming bahay." Sagot ng binata. "Ah, ganun ba? Sige, sa susunod, mag-iingat ka ha. At magdala ka ng lalagyan para hindi ka mahirapan. Sige, bye. Bibili kasi ako ng ulam eh, kaya hindi na kita matutulungan magbuhat." Ngunit muling nakaisip ng paraan ang binata. "Ah, ako din. Bibili din ako ng ulam. Bago lang ako sa lugar na to kaya hindi ko alam kung saan ang tindahan. Pwede ba akong sumama sa'yo?" Seryosong sabi ni Albert ngunit ang totoo ay sumasaya na ang kanyang puso. Sige, tara. Para alam mo na sa susunod kung saan may tindang ulam. Ako na ang magbubuhat ng ibang mga libro para hindi ka mabigatan." Nakangiting sabi ng dalaga. Sabay maglakad ang dalawa patungo sa tindahan ni Aling Susan. Sa totoo nga, ay sineswerte ang binatang si Albert dahil mahilig din pala magbasa ng mga libro ang dalagang si Eunice. "Wow! Ito yung libro ko nung bata pa ako. Nakakamiss naman. Pwede ko bang mahiram to at isasauli ko na lamang?" Masayang sabi ng babae. Agad naman pumayag ang binata doon dahil baka sa ganitong pagkakataon ay baka maging magkaibigan sila. "O sige, pero ako na lang ang pupunta sa inyo at huwag ka na pumunta sa bahay namin dahil matapang ang nanay ko. Sa 1 linggo ay pupunta na lamang ako sa tapat ng bahay nyo." Pagdadahilan ng binata upang hindi malaman ng dalaga ang tunay niyang pagkatao na siya ay mayaman at isang gwapo. Bigla ang napabili ng ulam ang binata nang wala sa oras dahil ang gusto niya lang naman talaga ay ang makasama ang dalaga. Pagkatapos noon ay sabay silang naglakad patungo sa kanilang dinaanan at ibinigay na sa kanya ng babae ang 2 pang libro. "Salamat Eunice ha, dahil tinulungan mo ako. Sige, aalis na ako at kukunin ko na lamang yan sa 1 linggo. Ako nga pala si Albert." Paalam ng binata. Ngunit nagtaka naman ang dalaga dahil bakit alam ng binata ang kanyang pangalan. "Teka, bakit nga pala alam mo ang pangalan ko?" Takang tanong ni Eunice. Napakamot naman sa kanyang ulo ang binata ngunit matalinong nakaisip ng palusot. Kanina lang kasi ay nabanggit ng tindera ang pangalan ng dalaga kaya niya daw nalaman. "Kasi nung bumili tayo ng ulam, narinig ko sa tindera ang pangalan mo kaya ngayon ay alam ko na." Natatawang sabi ni Albert. "Ah, akala ko naman matagal mo na akong kakilala. Sige ha, papasok na ako sa loob ng bahay namin at mag-iingat ka dahil ang dami mong dala tapos bumili ka pa ng ulam." Natatawang sagot ni Eunice. Pagkatapos noon ay naghiwalay na ang dalawa. Sa hindi kalayuan ay doon nakaparada ang sasakyan ng binata. Masayang masaya pa nga ito at napapatalon sa tuwa. "Yes, may pagkakataon na ako na muli kami makita. Tamang tama dahil mahilig pala siya sa mga libro. Kaya sa susunod ay dadalhan ko ulit siya." Tagumpay ang binata sa kanyang pinaplano.
Sa wakas ay may pagkakataon na siyang mas makilala pa si Eunice. Inip na inip ang binata, kaya 5 araw pa lang ay muli siyang bumisita sa tirahan ng dalaga. Magandang umaga po. Nandyan po ba si Eunice? Balak ko na po kasing kunin ang libro na hiniram niya sa akin. Sabi ng binata sa ali na nagdidilig ng mga halaman sa tapat ng kanilang bahay. Eunice, may naghahanap sa'yo. Yung librong hiniram mo daw, isauli mo na. Sigaw ng matandang babae. Nang lumabas ang dalaga ay muling nagliwanag ang kanyang mga mata. Ngunit nakasimangot ito. Albert, pero hindi ko pa tapos basahin ang libro. Pero 3 pahina na lang naman. Pwede bang tapusin ko muna? Pumasok ka na lang muna sa bahay namin at magmeryenda ka na lang. Pero baka naman may iba ka pang gagawin? Paanyaya ng dalaga. Wala naman akong ibang gagawin. Sige, tapusin mo muna at okay lang naman kahit walang meryenda dahil nakakahiya naman. Seryosong sabi ng binata, ngunit labis naman ang pagkasaya ng mga puso. Kitang-kita niya ang mga ngiti ng dalaga nang inabot niya ang 1 pang libro. Wow, salamat Albert ha. Pero baka naman balikan mo din kaagad 'to nang hindi ko pa tapos. Pagbibiro ng dalaga. Hindi, sa totoo lang ay sa iyo na lang ang librong 'yan. Tapos ko na naman kasing basahin 'yan, sagot ng binata. Simula noon ay nagkalapit ang loob ng dalawa. Naging matalik na magkaibigan ito at kung minsan pa nga ay lumalabas sila para bumili ng mga libro. Teka lang ha, Eunice, may boyfriend ka ba? Seryosong tanong ni Albert. Ako? Wala? Wala na akong balak pang magka-boyfriend. Niloko kasi ako ng dati kong nobyo. Guwapo nga pero manluloko. Kaya ayaw ko na talaga sa mga lalaking may itsura. Inis na sabi ng dalaga. E di, wala na pala akong pag-asa sa'yo kasi guwapo ako. Nadulas na tanong ni Albert, ngunit ang akala naman ni Eunice ay nagbibiro lamang siya. Wow ha? Hoy, Albert, gumising ka nga. Baka na nanaginip ka pa. Natatawang biro ni Eunice. Ang hindi alam ng dalaga ay guwapo talaga ito. Ngunit nabigla naman ang binata sa sagot ng babae. Siguro, ikaw? Mabait ka naman at mapagkakatiwalaan. Pero sa totoo lang, hindi ka naman pangit dahil sa mabuti ka namang tao. Para kasi sa akin, ang totoong pangit ay yung mga malulokong mga siraulo. Hindi akalain ni Albert na ganito mag-isip ang dalaga. Mas lalo pa siyang napahanga ng dahil doon. Nagsimula siyang manligaw at hindi bulaklak, kundi libro ang palagi niyang dinadala dito. Mga pocketbook kasi ang mga hilig ng dalaga at ang napipili niyang ibigay dito ay yung may masasayang istorya. Lumipas ang 3 buwan ay patuloy niya itong ginagawa. Nang dahil doon ay nagkaroon na din ng paghanga sa kanya ang dalaga. Albert? Sinasagot na kita. Maikling sabi ni Eunice, ngunit para sa binata ay matagal ang bawat segundo na habang umiikot ang mundo. Napayakap naman siya sa dalaga at masayang masaya. Salamat Eunice dahil pinayagan mo akong maging tayo. At pangako ko sa iyo na magiging tapat ako at hindi kita iiwan. Naluluhang sabi ng binata. Napahinto naman siya sa kanyang kinatatayuan nang maalala niya ang kanyang ginagawang pagpapanggap bilang isang pangit. Pagiging tapat ba ang kanyang ginagawa o isa itong panluloko? Ito ang mga katanungan na pumasok sa kanyang isipan. Hindi niya malaman kung paano niya aaminin ang bagay na ito. Madilim ang kalangitan at nagsimulang umulan. Albert, tara na at baka tayo magkasakit. Ngunit nang makita ito ng dalaga ay nabubura na ang kanyang make-up. Lumabas ang kanyang itsura at bigla siyang napaluha. Eunice, niloko kita. Hindi talaga ganito ang aking itsura. Nagpapangit ako dahil matagal ko nang alam na ayaw mo sa mga lalaking gwapo. Sa totoo lang ay ang lahat ng ito ay planado dahil matagal na kitang gusto. Nalaman ko ang lahat ng iyon sa aking pinsan na schoolmate mo kaya ako nagawa ang mga ito. Naiiyak na sabi ni Albert.
Ngunit nagulat naman siya dahil matagal na pala itong alam ng dalaga. Alam mo, matagal ko nang alam ang bagay na yan. Nakita ka ni nanay na ipinarada mo ang sasakyan mo sa may hindi kalayuan. Naikwento niya sa akin na ikaw daw ay mayaman. Pati tuwing pupunta ka sa bahay namin ay pawisan ka. Kaya't noong pinunasan kita ng tuwalya sa muka ay medyo nabura ang make-up na inilagay mo. Nagulat ako sa panahong iyon ngunit naisip ko na bakit hindi kita bigyan ng pagkakataon. Hindi naman ako masamang tao, Albert, para magalit sa'yo. Nang dahil doon ay lalo mo akong napahanga. Naibalik mo ang tiwala ko. Nakuha mong maging pangit para sa akin ay makalapit. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako galit sa nagawa mo. Sabi ni Eunice sabay yakap sa kanyang nobyo. Simula noon ay wala na ang sikreto ng binata. Wala na ang mga pagtatago at pagpapanggap pang ginagawa. Namangha naman si Eunice dahil sobrang yaman pala nito. Pinakilala na din nila ang isa't isa sa kanilang mga pamilya. Walang naging problema at boto pa nga ang mga ito sa kanilang relasyon. Dumaan ang mga taon ay nagpakasal sila at bumuo ng sariling pamilya. Nagkaroon din sila ng negosyo at ito ay ang tindahan ng ulam at mga libro. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless us all.